Masayang araw po. Ito yung mga palakihin natin sa First Winning Growing Pen. Po, mag-isa natin ng balat ng pakwan. Timid pa po sila sa pagkain, hindi sanay. Walang gustong maunang kumagat. Layo pa po ako ng kaunti. So yan po, yung mga pinagtabasan ng gulay, pag nagluluto po, pwede niyong itabi, yung mga food scraps, huwag po talaga lang yung kanin baboy. Dahil hindi po tayo sigurado sa source ng karne na mapapasama sa kaning baboy, baka po yun ang magpasok ng ASF. Ako po dati ay namimili rin ng mga retasong gulay sa palengke, pero nung kumalat nga po ang ASF ay tumigil ako. Dahil hindi po tayo sigurado kung talagang hindi napapasama sa may basurahan yung kinukuhang scrap. Kung may suki po kayong magugulay na babalatan niya lang yung kanyang mga paninda at sa kanya po mismo ninyo kukunin ang mga scrap ng gulay, pwede po yan. Pero kung maramihan na po ang kuha, kuminsan po ay namumulot lang sila sa mga tambakan sa palengke. Yun po ay medyo delikado dahil hindi nyo alam kung ano pa ang napasama sa tambak na yon. Dahil nga po yung katas ng karne na kontaminado lang ng ASF ang mapadikit sa ating gulay, ay delikado na po na ipasok rin natin yung ASF sa farm. So yan po ang ating mga palakihin. Ito po yung ating last set ng malalaki. I-deliver ko na this week kay ka-farmer. Pagkatapos po nun ay lilinisan na uli itong ating kulungan. Magdi-disinfect gamit ang apog at asin bago po natin lamnan uli. So ganyan po ang aming practice dito. Bago maglagay uli sa mga kulungan ay dinidisinfect muna para po iwas sa pagdami ng mga microbes o ng mga mikrobyo na magiging sanhi ng pagkakasakit ng ating mga alaga. At dito naman po sa likod ang ating mga inahin ng second breeding pen. Ito pong expansion area ay biik free. Wala pa po tayong mga umanak dito sa ating expansion area. Doon naman po sa original area ay may mga nag-anaka na nga, na ipakikita ko po yun sa inyo. At itong July po ay mag-uumpisa na tayo magwalay sa mga ito, kaya kailangan nating mag-prepare na po uli ng kulungan. Kaya nga po kinausap ko si ka-farmer na dadagdagan ko yung mga dala ko para po malinis na namin yung ating third winning growing pen. Tapos po, magpapahinga yon mga isang linggo lang at lalamnan na uli natin. Ito po si Pingas, ang ating bulugan dito sa expansion dito sa original area. At si Lito po ay magpapalit naman ng inuman ng ating mga biik. Kaya po naglalagay pa rin kami ng maliliit na ganyan
dahil hindi pa po kami nakagawa ng painuman para sa mga biik dito po sa likod. Yan lang pong para sa mga inahin at bulugan natin. Mataas pong masyado para sa ating mga biik. Eh? Tatrabaho ka na niyan, ha? May mga umanak na. May mga magpapakasta na niyan. So yan po ang ating mga alaga dito sa may likod. Silipin naman po natin sila Mario sa Consolidated Pen. Ito naman po ang Consolidated Pen. Matagal-tagal na tayong hindi namamasyal dito. Ito po si Mario, ang ating resident board dito. Malaking-malaki po siya, kaya ang lalaki ng kanyang ilinabas na mga biik dito sa ating mga crossbreed na dumalagang bagong inahin ngayon. So kakaunti po ang ating mga inahin dito, gawa nga ng itinawid natin yung mga pangit na ang production doon sa kabila. Ang mga 11 po yung naalis nating mga inahin dito. Kaya lang po, nakatalon nga yung bulugan doon. Hindi tayo sigurado kung ilan yung kanyang nakastahan. Kaya hindi ko na po muna i-out yung mga yon. Pag po sigurado na tayong nakaanak uli sila at siguradong hindi buntis, at saka po natin aalisin. So nagka-reprieve po sila ng mga 5 buwan. Gawa ng 4 na buwan po ang pagbubuntis, at mga 1 at kalahating buwan po ang kanilang pag-aalaga ng mga biik. Kaya roughly 5 months po ang abutin po ng 6 months yung iba nating mga alaga. So yan po yung dumalaga na QB Cross Berkshire na hindi nabuntis ni Third. Matagal pong kasama ni Third yan, hindi nagkakalaman, kaya itinawid ko po dito kay Mario. Kasi po si Kay, ganun din ang naging lagay, matagal na kasama ni Third, hindi po nabuntis, pero binigay po natin kay Mario, nagkalaman po siya. At dito po sa isang sulok ng ating Consolidated, may bago pong anak na inahin. Yan po, hindi pantay-pantay yung kanyang size ng biik. Labing isa po ang kanyang inianak. Ilan ang iyong bubuhayin? Isa lumayo, maninipis pa po ang katawan, kulang pa sa pag-inom ng gatas. So yan po ang ating lagay ng Consolidated Pen. Ayan po yung ating QB Crossberg. Mabilis tumakbo, nakaamoy ka ng damo. Nagbigay na nga po pa ng damo si Jonel dito sa may unahan. Kaya nagtatakbuhan yung iba nating mga alaga. Dito naman po, malapit lang sa ating Consolidated Pen. Pinagsama na po uli namin si Kay at yung excuse me po, yung isang inahin na nakapatay po dun sa isang biik niya. Malalaki na po yung mga biik. Excuse lang po, daming langgam. Kaya pinagsama na po namin. At maayos naman po sila dito sa loob ng ating kulungan. Pero itong pong mga ito, malalakas na po yung mga biik. Ipapasok na rin po natin.
doon sa consolidated pen, yung apat po nating inahin dito. Para si Mario na po uli ang kakasta pag naglandi sila. Po, bilog na bilog ang ating mga biik. Busy-busy po sa pangangain ng kanilang ensalada. Di namamansin si Kay. So, pagkatapos po nun, itong dalawa rin ito. Ito po yung ating mga QB Cross Berkshire. Excuse me po. Galing po ng Candelaria ito kay muchacho ni Jingjing. Ilalagay na rin po natin dito sa ating consolidated pen para si Mario na po ang kakasta. Ito pong mga ito ay biik ng ating QB Cross Pampanga Native na siyang ginagamit natin ngayon sa ating mga dumalaga. Pero yun pong mga anak ng dumalaga natin sa ngayon ay mga biik po nung kapatid ng dalawang ito. Yung ating mga QB Cross Berkshire na boar na nasa second breeding pen naman. Mula po ngayon, ang ating mga boar ay stay put na. Hindi na po magpapalipat-lipat ng kulungan ang ating mga boar. Yung mga inahin din po, once na ilipat namin yung iba pang inahin galing sa second breeding pen papunta sa consolidated at ay magi-stay na po. Para po makapag-produce na tayo ng breeding herd natin at ma-monitor na ng maayos ang ating mga biik para po yung bloodline natin ay hindi na magkahalo-halo. Iwas in breeding po. Iwas na rin po ng pagpapasok ng bagong lahi. Excuse me po. Ang magiging gawain po natin yan ay yung ating mga produce dito sa farm ang atin na rin gagamiting breeder. Iwas po yon sa posibleng pagpasok ng mga sakit dahil po nag-i-introduce tayo ng bagong mga alaga. Siguro po, time will come na kailangan nating mag-introduce ng bagong dugo, pero magtatagal-tagal pa po yun. Sa ngayon po, ang gagawin natin ay paiikutin natin ang lahi ng ating mga alaga na established na dito sa loob ng farm. Kaya po maganda na meron kayong more than one na breeding herd para po pwede kayong pumili ng gagawin barako sa isang breeding herd, sa kabila naman ninyo kukunin ang inyong mga replacement gilts. So yan po ang ating advice, sharing for today. Marami pong salamat sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.